Magandang araw, mga kapatid. Kamusta? Mapagpalang araw sa ating lahat. Nakikigabayan tayo ng ating Ama sa bawat araw natin ginagawa. Ugalihin manalangin, magdibusyon, upang bigyan ng gabay sa bawat araw natin ginagawa. Ang orasyon na ibabahagi ko ngayon ay ang orasyon upang maalis ang mga masasamang espiritu na gumagambala sa isang tao o yung namiminsala sa katawan at pangbakod, proteksyon at panggamot, proteksyon sa palipadhangin. Pero bago ko ibabahagi ang orasyon ito, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang bell icons upang notify ka sa bawat videos na ating in-upload. Ako ay nagbabahagi ng mga videos upang kayo makapagpaandar, magkaroon ng proteksyon sa bawat pamilya ninyo at mga panggamot. Ako ay mamahagi ng orasyon pang paswerte sa bawat negosyo ninyo. Pakinggan nyo ang mga sasabihin ko, ang bawat sinasabi ko sa video na ito ay upang magabayan kayo sa panggagamot. Huwag na huwag niyong basta-bastang kunin ang mga orasyon na binabahagi upang may lagay lang sa inyong notebook ang mga sinasabi ko upang magamit ng tama, lalong-lalo na sa nag-aaral pa lang sa panggagamot at sa mga nais matuto ng mga orasyon upang makapagpaandar. Ang orasyon na ito ay ang orasyon sa taong sinasapian ng masasamang espiritu. Ito ay iyong isusulat sa papel at itatapal sa sikmura. Ito rin ay usali na gagambisis na tiihip sa tuktok ng iyong pasyente na ginagambala ng masamang espiritu. Ito ang orasyon na usali ng tatlong bisis na tiihip at isulat. Ito ang orasyon, matam, makam, mitam, mikam, italain na, matam, makam, mitam, mikam, italain na, matam, makam, mitam, mikam, italain na. Usalin niya na tatlong bisis at itutuktok at isulat sa papel at itapal sa may sikmura. Ang orasyon naman ito ay pangbakod o pansara laban sa naminsalang espiritu sa iyong pasyente. Matapos magamot ang naalihan o naaalisan ng masamang espiritu, usalin ito ng tatlong bisis sa kaihihip sa tuktok ng may sakit upang mabakuan. Ito ang orasyon na usalin ng tatlong bisis at iihip sa tuktok. Magnam, dignam, mitam, hum, uso, litit, saku, madak, abunatak. Magnam, dignam, mitam, hum, uso, litit, saku, madak, abunatak. Magnam, dignam, mitam, hum, uso, litit, saku, madak, abunatak. Pagkatapos iihip sa tuktok ang orasyon naman ito upang maputiktahan o labanan ang mga masasamang espiritu at palipadhangin. Ito ay usal ng tatlong bisis at iihip sa tuktok. Maganda rin ito isulat sa papel at gawing kwintas at gawing kwintas at gawing kalmin. Sa mga hindi pa nakakalam kung ano ang kalmin, bisitahin nyo lang sa ating video upang malaman ninyo sa mga bago pala nag-aaral. Ang orasyon na ito ay usalin ng tatlong bisis at iihip sa tuktok. Ito ang orasyon. Iso Cristo, Domine, Dominum, Nostrum, Igusum, 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 Salvami. Iso Cristo, Domine, Dominum, Nostrum, Igusum, 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 Salvami. Iso Cristo, Domine, Dominum, Nostrum, Igusum, 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 Salvami. Usalin niya ng tatlong bisis at iihip sa tuktok at gawing kalmin. Turuan ang pasyente ninyo na manalangin ng isang Ama namin, isang sumasampalataya bago matulog upang mas lalong gumana ang orasyon na ginawang kalmin na binigay nyo sa inyong pasyente. Thank you.
gamitin ang mga rasyon sa tamang pagkakataon at ang tamang paggagamitan. Huwag babanggitin ang mga rasyon sa walang kabubuluhang mga bagay. May nanahagilin ang bawat rasyon. Kuparin ang mga meeting ay upang magkamit ng bisa. Ang mga rasyon na bangbit, gamitin ang mga pagkakamit sa pagkakamit. Ang nakatuan sa video nito upang balik kayo. Thank you.